Hello mga ka-Jades! Welcome back to my channel! Good morning! So for today's topic guys, magre-review ako ngayon ng isang brand. Ayan, Whirlpool. So, washing machine. Bago to guys, bali pinalitan yung luma. Yung lumang washing machine na gamit namin ay ganito. Ganyan yung design niya, ganyan yung style niya. Ganyan na ganyan. Ito kasi dryer ito. Dryer siya. Ito yung washer. So, ito na siya ngayon. Actually, naglaba na ako. Ito ay aking ita-transfer na lang dito sa dryer. So, dito guys, kapag hindi mainit, hindi kami nag-hang ng clothes. Ang ginagawa namin ay gumagamit kami nitong dryer kasi maulan dito ngayon sa Taiwan at saka kapag winter season talaga, mahirap magpatuyong ng damit. Saka yung amoy iba, kaya mas gusto nila i-dryer na lang namin. So after dito, nalabahan na. Ayan, transfer na lang ako dito sa my dryer. So ayan guys, magbibigay lang ako ng konting review dito sa Whirlpool na washing machine. Ano pang tawag dito? Top loader. Hindi ko alam kung ano yung exact na tawag dito sa washing machine na to. Pero usually makikita mo tong washing machine na to sa mga ano yung mga then yung lunggan sa labas. Ito yun. So, ito yun na yung gamit nila. Hindi nakatulad yung mga gamit natin sa Pilipinas. Maganda siya sa maganda. Kasi ang ganda rin ng presyo niya. Nasa kulang 60,000 sa peso. Kung iisipin mo, napaka mahal niya. Isang, eto lang yun guys ha. Etong washer lang yun. Etong bagong bili lang na yung worth 60,000. Iba pa yung price noong nasa taas na dryer. So, sa akin, okay siya. Sa okay. Kasi nga, ayan, sasalpak mo lang din. Same lang naman din. Then, kapag natuyo na, pag natapos na siya, tuyo na rin naman siya. Pwede mo na siyang isampay o kaya gamitan ng dryer. Yun nga lang, ito kasi, medyo sensitive siya. Kailangan talaga, ito guys, kung nagbabalak kayo na bumili ng ganitong klaseng washing machine, kailangan na sa loob siya ng bahay ninyo, naka-close yung inyong paglalagyan. Hindi katulad nito na open. Ayan, pag umuulan, pumapasok yung tubig ulan dito, yun nga lang, kahit hindi siya mabasa, talagang naaapektuhan siya. Bakit? Kasi itong sensor niya rito, ayan, itong part ng sensor niya rito, pag nag-moist, pumapasok sa loob, yung makina niya sa loob, yung pinaka, alam niyo sa computer, kapag nagka-problema, yun yung same lang sila ng ano. Kaya kapag ka nag-moisto at pumasok sa loob, mababasa, magkakaroon ng depekto yung machine niya sa loob. Kaya kailangan nung ipagawa at napakamahal. Biruin mo magpapagawa ka, aabuti ng 6,000 NT. 6,000 NT sa pagpapagawa lang nung machine na nasa loob nito, nung kailangan mag-control ng paggamit nito. So, 6,000 MT guys. Nakapagpagawa ng isang beses yung employer ko. Kasi yung dating ganito niya, na washer, ano, automatic siya, nag-on-off. Tapos, yung pinakahuli na, talagang hindi na namin nagamit. Kahit i-on mo siya, mag-off na siya ng tusa. As in, 1 week kami hindi nakapaglaba. So, tinanong ako nung nagre-repair, nababasa ba ito? Sabi ko, hindi. Kasi nga, pinupunasan lang talaga namin siya ng tuyo. Tapos sabi niya sa akin, siguro nga kasi yung moist kapag ka, ayan na, katulad nito, winter season na, talagang papasok at papasok yung sa mechanism niya sa loob at talagang sisirain niya kung ano man yung masisira dun sa loob dahil doon. Kaya kung ako sa inyo guys, kung bibili kayo, kung nagpaplano kayo bumili ng ganito, make sure na
papasok mo siya sa loob ng bahay niyo, dun sa mga laundry talaga, dun sa, kung makikita niyo, sa mga mayayaman, o sa, dun sa mga mayroong ganito, nasa loob siya ng bahay. Kung makikita niyo sa mga pelikula, nakikita ko kasi, nasa loob ng bahay yung mga ganito usually. Ngayon, alam ko na kung bakit nasa loob siya ng bahay at hindi siya advisable na nasa labas lang. Dahil nga yun, mababag nabasa siya, hindi makakatulong para sa makina ng washing machine. Kaya yun yung unang-una yung ite-take note kapag bibili kayo nito, make it a consideration na kung saan nyo siya ilalagay. Kasi sayang po kung masisira lang agad-agad, napakamahal po niya. Kaya talagang iingatan at iingatan po natin. Actually, yung employer ko, ilang taon pa lang yata sa kanya to, wala pang 10 years yung nauna niya. At unang-unang bili niya raw na ng ganito, kaya nanghihinayang siya. Kaso kahit nanghihinayang siya, mas nanghihinayang siya sa pagpapagawa kasi kung tutuusin, ipapagawa na naman niya ulit, pang dalawang beses niya na ipapagawa yung lumang washing machine na gamit niya. Whirlpool guys, magandang brand, napakagandang brand talaga kung maaalagaan. Lahat naman po ng bagay, lahat ng appliances, kung talagang maaalagaan at magagamit natin sa tamang paraan, magtatagal po talaga yan. Nasa sa atin na po kung paano natin yan aalagaan, kung paano natin yung gagamitin para magtagal po sa atin. Kaya yan, yan lang yung aking masasabi kung dito sa washing machine na to. Yan na, nai-transfer ko na yung aking nilabahan at i-dryer ko na lang siya. Ipapress ko lang to at ito. Nag-start na siya. Ayan, pagkatapos niya, mamaya guys, ano na lang, ititiklop ko na lang siya. Ako, ayan. So, abutin siya ng mga less than 1 hour bago matapos. Depende yun sa dami nung damit na nasa loob. Depende siya sa dami. So, eto guys, pinapa-under to ng gas. Hindi ng kuryente. Sa gas siya. Gas ang gamit namin dyan, hindi kuryente. So, yan. So, binabayaran dito is gas and electricity. Magkabukod sila. Yan guys, yung dryer. At ito naman, naipasok na yung aking lamigan sa loob. Balagyan na natin siya ng liquid detergent. Ayan guys, nalagyan ko na lang yung liquid detergent sa ating mga oven. Then, start. Ayan. So, okay na yan. Start ko na lang siya. Maganda siya sa maganda talaga. As in, sunod sa uso ka pa. Actually, nakaset na siya. I-power on ko lang. Ito, nakaset na siya. And then, add water dito. So, nakaset na siya lahat. So, start ko na lang siya. Itong washing machine na to, guys, ginagamitan nila ng hot and cold water. So, ayan, kung makikita nyo dito sa ikuran, dalawa yung tubo ng hose. So, yan ay pang hot and cold water. So, ayan guys, ayan yung pictures ng washing machine na to. Ang aking review sa kanya ay okay naman, maganda siya sa maganda. At syempre, sunod ka sa uso. Pero kung sa atin dyan sa Pilipinas, mas advisable ko yung mga washing machine na katulad na gamit natin noon. Yung kailangan nung banlawan pa. Alam mo yun, yung mano-mano, mas maganda yung gamitin dyan sa Pilipinas. O kaya yung isang klase, yung top loader, na
pagkatapos mong labahan, tuyo na siya, isasampay mo na lang. Yung dalawang yun, yung may sasuggest ko dyan sa Pilipinas. Bakit? Kasi sa Pilipinas, mainit naman guys. No need na natin gamitin yung ganitong klaseng washing machine. Nasa estado na lang talaga ng buhay. Kung gusto mo talagang gamitin ito, gusto mo talagang magkaroon ng sariling ganito, talagang ipupush mo na magkaroon ka ng ganitong washing machine. Pero kung magiging wise ka at gusto mo naman na makasave din, mas magandang gamitin yung dalawang klase na sinabi ko po. Kasi mainit sa Pilipinas, hindi na po natin kailangan ng dryer. Ayan. So tama na yung wash and dry, tapos ihahang na lang din po natin siya. Mas maganda pa rin po talaga na naihahang yung ating mga damit kung sakali. Ayan. So sana guys, meron akong naibigay na tips sa inyo at sana nagustuhan niyo itong video ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Kung meron ka pang mga gustong mga appliances na i-review ko, comment down below at aking gagawin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all. See you on my next video. Ingat po tayong lahat lagi. Bye!